Esperanza, gusto ko sana linisin mo yung kwarto ko. At saka lahat ng damit ko, gusto ko laban mo na, ha? Kasi nag-iipon na dun, eh. Pwera lang yung isa kong suit na nakahanger, kasi dry clean yun. Ngayon, pag nilaban mo yun, malilindi ka sa akin. Dry clean yun, ha? O, huwag ka na tumanga dyan, ha? Good morning, Anil. Mahimbing ba tulog mo kagabi? Apa nga? Alam mo, ako rin, ang sarap-sarap ng tulog. Esperanza, may pupuntahan lang ako sandali. Pag may dumating na tao, ikaw nang bahala. At wag na wag mong gagalawin ang papeles ko, ha? Alam niyo, Inay, ang bait-bait ni Miss De Los Santos. Ito nga ho, nagpadala pa siya ng ulam, eh, oh. Eh, para daw ho sa inyo. Tapos, so, alam niyo, ngayon tinitrain niya ako, eh. Para daw pag wala siya, pwede daw akong mamahala. Mabuti naman kung ganun. Eh, Ditol, paano yan? Ikaw naman niya yung tatawagin kong bisor. Eh, tali ba sa bibigyan mo ako ng tip kung paano maging bisor? Di ba? Problema dun. Ito, ho. Kainin na natin to. Oh, ito, plato naman, oh. Yaya, nasa si Buboy? Eh, naliligo pa ho yata. Talaga nga naman si Buboy. Makakaradig na naman sa akin. Hoy, ba't ang tagal mo? Talaga bang pinaghihintay mo ako? Ang dami-dami mong pinapagawa sa akin, eh. Halos pinataubo pa nga yung kwarto mo. Tapos pag hindi naman ako naligo, magpaparinig ka na kung ano-ano. Talagang gagawin ko sa'yo. Huwag ka ng mga tuwiran. Stupido. Ano sabi mo? Sabi ko, wala kang utak. Tanga ka at huwag na huwag mo akong halika kung hindi sasampaling kita. Talagang hindi lang halika nga abuti mo, kundi sapok pag inulit mo pa yung sinabi mo sa akin. Sapok? Subukan mo. Kasi sumusobra ka na. Yaya, halika na. Sandali nga. Bitiwan mo nga ako. Ito ba talaga dahilan kung ba't mo kinuha ang bodyguard? Ha? Para araw-araw mo akong laitin? Para oras-oras mo akong hamakin? Bakit, Cecil? Dahil alam mong mahal kita? Dahil alam mong lahat ng ginagawa mo kaya kong tiisin? Hindi habang panahon ganito. Hindi magtatagal, Cecil, mapapagod din ako sa mga ginagawa mo sa akin. Mawawala yung pagmamahal ko sa'yo. O, di naman kaya. Kaya mo ako laging gustong kasama dahil ayaw mo ako mawala sa paningin mo. Gusto mo lagi ako nasa tabi mo dahil mahal mo pa rin ako at di mo lang matanggap sa sarili mo. Makapal na mukha mo. Buboy, kung mahal kita, pahihirapan ba kita? Yan ang itatakbo sa isip mo. Ano ba yan? Malapit na kampanya. Ngayong may trabaho na kayo, baka naman makalimutan nyo na kami. Hindi mangyayari yun, Aldo. Pagdating ng kampanya, kakausapin ko si Anton. Papayag yun. Eh, ikaw, Luis? Ako, pipilitin kong makausap ang boss ko. Pero hindi ko matitiyak sa inyo kung papayagan ako nun, eh. Huwag kayong maglala. Mangangampa niya rin naman ako habang nagtatrabaho, eh. Naintindihan namin. Isang problema pa natin, mga kaibigan, eh, financial. Alam nyo, hindi na sapat yung pondo na binigay sa akin ng mga kaibigan mo. Tutulong ako. Kami ni Anton. Ako rin, magbibigay ako. Hayaan nyo. Kakausapin ko pa yung iba kong makakilala. Makakaraos din tayo pag nagtulong-tulong tayo lahat. Huwag lang tayo uurong, konsehal. Kahit anong mangyari,
itutuloy natin ang latong ito. Isa pa nga pala, ilulunsad natin ang ating bagong partido. Partidong Makabayang Pilipino. Maraming salamat, mga kasama. Maraming salamat sa inyong suporta. Ipinapangako ko at kayo'y hindi mabibigo na ipagpapatuloy ko ang magagandang proyekto ng ating pamahalaan, ang mga magagandang layunin na aking sinimulan, ang peace and order number one, ang pagkabuhayan. Ang bawat isa ay magkakaroon ng hanap buhay, walang magugutom. Yan, ngayon, para sa inyong kasiyahan, mga kaibigan, ibibigay ko sa inyo ang kaisa-isang anak upang bigyan kayo ng isang magandang awitin. Si Cecil! Cecil? Oh, hindi lang ninyo, alam naman ninyo, siyempre, medyo nahihiya si Cecil. Pero, kailangan natin si Cecil pakandahin, di ba? Yeah! Oh, ayan. Palakpakan! Yeah! Emil, yung tape. Kasahin mo yan. Nakapangako ako sa partido na magbibigay ako ng kontribusyon. Akala ko po ba, Tay? Bibili niyo ako ng bagong damit pag sweldo niyo. Saka na lang, anak. Sa susunod na lang. Pangako. Huwag ho kayong mangako, Itay. Kung hindi nyo kayang to pa rin. Esperanza, linisin mo nga to dito. At saka bukas, gusto ko maaga kang gumising. Ayokong ako pang maunang gumising sa'yo, ha? Esperanza, may naghahanap kay Emil. Wala siya, kaya ikaw ang gustong kausapin. Sino? Sandali lang, tatawagin ko. Ah, sige. Esperanza. Isa. Esperanza.
kilat siya ising. Pag dito ka bumalik, eh wala kang matitirhan. Eh kuya, hindi ko na kaya yung trato nila sa akin. Lagi na lang nila sinasabi, pabigat daw ako sa kanila. Minsan, konting pagkakamali ko, binubulyawan na nila kagad ako. Baka naman di ka nakikisama ng maayos. Ano pa bang klaseng pakikisama ang gagawin ko? Halos buong araw na ako kung magligpit, kung mag-ayos ng bahay, kung magtrabaho. Minsan, hindi na kaya ng katawan ko, pero pinipilit ko pa rin. Pero hindi nila nakikita yun eh. Sabi ko naman sa'yo, konting tiis muna. Basta kuya, ayoko nang bumalik doon. Saan ka tayo lalagay? Sige. Alam ka naman dito. Ako nga lang, hirap na hirap ako sa trabaho ko dito. Wala akong oras para magpahinga eh. Eh, kuya, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita uobligahin na hanapan ako ng matitirhan eh. Basta ayoko lang talagang bumalik doon. Hirap na ako doon, kuya. Hindi ko na kaya yung mga sinasabi nila sa akin. Hindi ko na masikmura yung mga parinig nila. Bawat kainin ko, bawat oras ng pahinga ko, binibilang nila. Sinisingil. Basta kuya, ayoko na doon. Pero hindi kita papoproblemahin. Pwede bang hindi kita problemahin, kapatid kita? Kaya lang, isa naman, alam mo naman kung anong kalagayan ko dito, di ba? Kung gusto mo, doon na muna si Isa tumira sa bahay namin. Kinainay. Hindi pwedeng tumira si Isa sa bahay. Itay, kung galit din kayo kay Emmy dahil natrabaho siya sa bahay ni Mel, yung idamay ang kapatid niya. Darating ang panahon, si Emmy lang papatay sa akin. Kaya ngayon pa lang, ayokong kumukup ng kadugo ng taong balang araw magpapahamak sa akin. Itay, walang ibang matitiran si Isa. Hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin ang gusto mo, ano? Itay, paano naman kasi kung minsan wala na talaga kayo sa katwiran, eh? Huwag mo akong pagsasabihin ng ganyan. Anong sinasabi ng ibang tao nang malaman na nagtatrabaho kay Mayor? Pinagkanulo mo ako? Ay, alam niyo, hindi totoo yan. Nagbabayad lang ako ng utang natin. Yan bang katwiran? Ibibenta mong kaluluwa mo, makabayad lang ng utang? At ano ibabayad ko, Tay? Buhay natin? Esperanza, tama na. Mang Raul, tama na ho. Mabuti pa si Antonio, Tay, naiintindihan ako eh. Samantalang kayo, dapat ang unang umintindi sa akin dahil kayo ang ama ko. Hindi kita tunay na anak. Sana tayo noon niya pa pinaramdam sa akin yan. Para hindi ako masyadong masasaktan. Esperanza! Nay! Magandang araw ho, Aling Elena. Nakakapanibago tong bahay. Parang hindi ako dito dating nakatira. May TV na tsaka frigidaire. Ang daming gamit. Kamusta ka naman, Isa? Mabuti naman ho, Aling Elena. Kayo, mukhang maayos na kayo dito. Parang namumutla ka yata. Siguro, kulang lang ho sa pahinga sa Maynila. Nay, dito na ho titira si Isa. Oo, walang problema. Dito ka, hangga't gusto mo. Maraming salamat ho, Aling Elena. Eh, si Emil, ang kuya mo, payag ba siya na dito ka tumira? Ba't kila Anton mo dinala, kapatid ko? Emil, wala namang masama doon. Pumayag naman si Anton eh. Eh ako, hindi ako pumapayag eh. Emil, huwag ka mag-alala. Hindi ka susumbatan ni Anton sa ginawa niyang pagtulong sa kapatid mo. Esperanza, hindi ako nagpapatulong sa mga kaaway ko. Ikaw lang ang umaaway kay Anton.
Ikaw lang ang gumagawa ng gulo sa inyong dalawa at ikaw lang ang nagtatrim ng galit sa kanya. Wala namang kinakong masama sa'yo si Anton eh. Nakikita ang hype niya. Emil, saan ka pupunta? Emil! Emil, makinig ka naman muna sa akin. Sasaktan mo lang si Isa at sarili mo sa gagawin mo. Isa! Isa! Sabi sa'yo nandito ka titira? Wala namang masama kung dito muna ako tumira eh. Hindi. Babalik sa Maynila. Huwag kuya! Ayoko! Emil, hirapan si Isa sa Maynila. Pwede ba, Esperanza? Hindi ka kasali sa usapan. Huwag ka makialam. Ang talagang bastos ka. Ikaw nang ang tinutulungan. Ikaw pang mayabang. Tratado ko. Kung magmamalaki sa akin bahay mo na ito ngayon, baka upakan kita. Kapal talaga ng mukha mo ah. O, tara! Emil! Wag! Tama na, tama na. Kuya, tumigil ka na! Huwag ka na nga mong bulabog dito! Umalis ka na! Tumigil na! Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Hindi mo ako may babalik sa Maynila! Gusto mong tumira dito? Hindi mo tala tayo.